Halina tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya, mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga nagawang kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagkapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumapit si Huda kay Jose at ang wika, "Nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin. Huwag sana ninyong ikagagalit. Ang palagay ko sa inyo'y para na kayong Faraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang tugon po namin ay may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Sinabi pa naming patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin siya rito upang inyong makita. Ang wika naman ninyo'y hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maihaharap sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng pagkain. Ipinaalaala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman ninyo na dalawa lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na ang isa. Maaring niluray ng mabangis na hayop. At kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaring mamatay ako sa dalamhati. Hindi mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita'y mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari.
Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating. Itong Panginoon kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Kunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paan ito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Patileg niya'y pinapagkwintas ng kolyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin. Nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Kunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinapamahala. Sa buong lupain, si Jose, ginawa niyang katiwala. Kunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga meketong at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto o pilak o tanso at sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang ikabubuhay. At saan mang bayang kayo o nayo naroon, kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat dapat na pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin niyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok sa inyong paa. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma at mga taga Gomora. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kahit po maulan ang araw na ito, hindi pa rin mapuputol ang ating debosyon. Mga kapatid, ngayong pong Huwebes na ito, sa 14th na linggo sa karaniwan po ng panahon, atin pong natunghayan po sa unang pagbasa ang hirap na dinanas ni Jose sa kanyang mga kapatid at noong siya ngayon ay nasa tuktok na ng kapangyarihan, naging gobernador po siya ng Ehipto. At dito po natin natunghayan sa unang pagbasa na ipinakita niya kung sino siya. Siya pala yung bunsong kapatid na ipinahahanap niya. Nagdanas siya ng hirap, pero meron palang dahilan kung bakit siya naghirap. Alam niya po kung ano po yun? Siya pala, si Jose, ang maglilingap sa kanyang mga kapatid at sa kanyang ama sa kagutuman. Mga kapatid, marahil tayo pong lahat ay nahihirapan sa buhay. Marahil meron po tayong mga binabagtas sa pagsubok. Pero mga kapatid, huwag po sana natin kakalimutan na ang mga pagsubok at paghihirap na ito ay may dahilan. Kaya ka pala pinahihirapan, kaya pala hinahayaan itong mangyari sa iyo, may dahilan pala ito. Ikaw pala ang magliligtas sa iyong bayan. Mga kapatid, bakit po ba natin ito pinag-uusapan, ang paghihirap at ang responsibilidad na ito ni Jose? Sapagkat mga kapatid, ito po ang pinupunto ng mabuting balita natin sa araw na ito. Ito po ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay hindi isang lugar, hindi isang estado, hindi isang palasyo. Ang kaharian ng Diyos, sabi nga po ni Pope Benedict XVI, the kingdom of God is Jesus Christ Himself. Kaya po mga kapatid, kung si Jesus mismo ang kaharian ng Diyos, alam po natin ang kaharian ng Diyos na ito ay hindi madaling puntahan. Pero pwede nating pagtiisan, pwede po natin paghirapan upang tayo'y maging karapat-dapat na tanggapin ang kaharian ng Diyos na ito. Kaya po mga kapatid, hindi ba't gumamit siya ng kanyang mga alagad na sinugo niyang mga apostol upang ipalaganap ang paghahari ng Diyos? Papaano daw po ipapalaganap ang paghahari ng Diyos? Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ang mga may sakit. Pagalingin ang mga may ketong. Palayasin ang mga demonyo. Basbasan ang mga tao. Ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Alam niyo po mga kapatid, madali po itong sabihin, pero mahirap po itong gawin sapagkat ang pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos ay isang napakalaking responsibilidad at napakahirap pong gawin ito. Pero kahit anong hirap, basta't mahal mo ang iyong sinusundan, hindi ba't ito'y iyong kakayanin? Mahal niyo ba ang Diyos? Mahal niyo ba si Jesus? Kahit na anong hirap at pagdurusa, basta iyong iniibig, kaya mong makamit ang kaharian ng Diyos na nakatakda sa iyo patungong langit. Mga kapatid, ang mga apostol na naghirap, ang mga alagad na nagdusa, hindi po sila gumawa nito dahil sila'y mahina lamang. Ginawa po nila ito dahil sa pag-ibig kay Jesus. Pag-ibig sa Diyos natin, at dahil sa pag-ibig na ito, ang kaharian ng Diyos ay lalong lumalaganap. Mga kapatid, kung titingnan po natin, ang daigdig po na ito ay sanayan. Sanayan natin upang tayo'y maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Pero paano nga ba mapapasa atin ang kaharian ng Diyos na ito? Unang-una po, dapat po tayong magpakatotoo. Pangalawa, para mapasa atin ang kaharian ng Diyos na ito, sundin natin ang mabuting balita ni Jesus. At pangatlo po mga kapatid, para po lalo nating madama ang kaharian ng Diyos, maging totoo tayo sa kanyang pag-ibig.
Dahil sa pag-ibig, binuo ang kaharian ng Diyos. At dahil sa pag-ibig, iniligtas tayo sa pamamagitan ni Kristo Jesus para maging ganap tayo sa Kanyang kaharian. Lahat po tayo, mga kapatid, ay merong responsibilidad. Lahat po tayo'y inaanyayahan niya para maging lingkod niya at isugo din para ipalaganap ang kaharian ng Diyos. Sana po sa ating pang-araw-araw na buhay, ipalaganap po natin kabutihan at ang paghahari ng Diyos, hindi po ang kadiliman at kasamaan. Hangad ng Diyos mapabilang ka sa Kanyang kaharian. Kaya't inaanyayahan Kanyang ipalaganap ito upang maging mabuti ka sa iyong kapwa-tao. Kaya po mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eukaristiya, ang kaharian ng Diyos, si Kristo Jesus mismo, inaanyayahan Kanya na ipalaganap ito sa iyong kapwa-tao. Sa ngala ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tayo ay kabahagi sa walang hanggang plano ng Diyos. Pinili ni Kristo ang bawat isa sa atin sa dahilang tanging siya lamang ang nakababatid. Itaas natin ang ating mga panalangin sa Diyos na siyang nangangalaga sa atin. Sa bawat panalangin nating tutugon, mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng marami pang misyonero upang ipahayag ang kaligtasan ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang mga taong nalilito o kulang sa paggalang sa sarili, naway maunawaan ang plano ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Iyong mga tumatanggi sa mga tagapagdala ng mensahe ng Diyos at sa katotohanan ng kanilang taglay, naway makadama ng habag ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Iyong may malubhang karamdaman, naway tanggapin ng bukas loob ang sakramento ng pagpapagaling at pakikipagkasundo. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang mga tapat na namayapa, naway makapiling ni Kristo sa huling hantungan ng kaluwalhatian ng Kanyang paghahari. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan at panalangin para sa banal na misang ito. Ama ng aming Panginoong Hesukristo, inampon mo kami bilang iyong mga anak. Tulungan mo kaming pahalagahan ang maraming biyayang ito habang itinataas namin sa iyo ang aming panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Katulad ng halimuyak ng insen.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito'y maging paganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago't dinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi, ang mga banal na kapiling mo lagi, ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, si San Juan Bautista na ating patron, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, dinapay.
sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po sa inyo pong lahat na mga nagsimba, mga nag-aalay po ng pamisa, mga naglingkod po dito sa ating parokya, maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay ikanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Mr.
Nazareno, iligtas mo kami sa